Bessie Dad. Richie Rivero, thank you. So hindi pwedeng ano, sa akin hindi pwedeng dalawang Philip Manala. Minsan talaga may bias ako sa mga ano foreign athlete, parang ayoko ibigay sa kanila yung Finals MVP or any award. I mean, I'm not racist, pero minsan talaga gusto mo talaga pure-blooded Filipino yung ano eh. Boss Orin, the dog, at akutan. Sino yan? Yo, what up mga Brad? Welcome back to another episode of The Dog Show! Woo! Yun, nakaila! Boss Brad, nagluto ka na ba dyan? Nagluto ka na ba? Mekis-mekis na tayo, Brad! Mekis-mekis! Sobra na yan, insan! Kamusta? Nasa game okay, na naman kahapon. Okay lang. Speaking of games, Boss Bray, bago ako makalimutan kasi medyo mainit yung umpisa ng episode natin eh. So, pampakalma muna. Feel good muna. Ano? Pwede bang bumati? Sige. Ayan, babatay muna ako. Yeah, so binabati ko muna yung ano, si Miggy of San Fernando, Pampanga. And yung ano talaga, future ng basketball. Miggy, talagang ano ha, galingan mo mag-basketball one day. Magiging ikaw yung idol namin, si ano, Montebon, Boss Bry, kahapon. Yeah. Imagine mo, ah, kinawayan ng fan namin, ah, I mean, kasama naming fan, idol niya si Montebon eh. Tapos pumanik yung ano, yung bata, si Montebon, bumaba ng bus. Tapos eh, alam mo naman sa Moa, di ba, meron papataas doon, di ba, pagka galing ka doon sa arena. Yung kung saan pwede lang maglakad yung mga tao, di ba. Kaya na, bumaba ng bus, ipinalik yung fence na alos kasi ang taas niya. Tapos, umakit pa doon sa parang burol. Tapos, umakit na naman sa isang fence para lang magpa-selfie. Wow. Yeah. Effort, ha? Yeah, effort. Yeah. Eh, sabi ko, hindi gagawin ng lahat ng UAP player yun, no? Baga ako, sabi ko, boss friend, kung ako, ha? Kung ako player. Kung sa sitwasyon. Ayan, siguro. Oh, magsa-selfie ako dito sa baba. Eh, tapos tag ko na lang kayo. Nakatabag pumalik dyan. Pwede pa siya ma-injure dun, ha? Ayan. Nagulat niya yung guard eh. Yung guard nakatitig lang. Eh. Sabi siguro ng guard. Kilala niya siguro itong mga to. Hindi niya naman kilala yung fan eh. Gusto rin magpa-picture. Pero yung fan na yun, chicks yun ha, chicks yan. Kaya shoutout talaga kay Supermon ng Adamson and the rest of Adamson team. And congrats also to your victory. Di that hanapin ko yan at sa mga bumubo na Adamson. At sa aking pinakamamahal na kaibigan, Swash Buckler, na talagang patay na patay kay hanapin mo yan. Deads na deads. Nung nakita ko yung post ko na imintis ni Dida at hanapin mo yan yung mga tira niya sa mga ng tingin. Sabi ko, loves kita pero bomba yui ako ngayon. Ayun na, okay. Boss Brian, binanggit ko yung bomba yui kasi yun yung first topic. Yeah. Oh, hindi natuloy yung ano ah, yung last week na plan natin na patawad sa mga umaabang nung nag-aabang sana nung ano, nung UE versus Ateneo game natin no, last week. Ah, may mga nag-message nga na gustong magano mag-guest kasi nag-post ako boss pre kasi alam ko may mga UE fan na matindi ang hinaing. At gusto kong mag-vent ng feelings regarding that lutuan cooking show incident. Yeah. Diba, Boss Bry? Eh, tayo nga. Hindi naman tayo UE. Ano, mag-vent ka na ba ngayon? Itutuloy mo na ba ngayon? Ha? Itutuloy mo na ba mag-vent mo ngayon? Ha? Ah, kinukulit kitang mag-record kasi kailangan ko. Eh, kasi alam niyo ba ba't di kami natuloy? Kasi si Chef, hindi na naman nagbayad ng kuryente. Brand out.
Run out. Oh, ano? May sabihin ka ba about that game para before we go on to the weekend games? Yeah. Actually, boss, right? Ito, honestly, dapat talaga pinanood natin or lahat na nagreklamo yung replay para mahimay natin yung play-by-play kung talaga bang emotional lang tayo that time na pinapanood natin yun at mayroong talagang collective brainwashing na nagaganap dahil syempre nagpo-post tayo ng comments, ng mga memes na ano yan, cooking show, and it's only the third quarter. Diba? Syempre parang pagka ganun yung mga nababasa mo online na nanonood ka ng game, parang kondisyon na yung utak mo, diba? Parang, ano, cooking show to, ha? Right? Yeah. So, para hindi tayo biased doon sa ating mga opinion, much better after tayo mahimasmasahan doon sa tingin natin nagkaroon ng cooking show and i-review natin yung game. So, I advise everyone na magkaroon ng Pilipinas Live gaya ni Boss Brian na gumagastos ng Pilipinas Live. Kasi Boss Brian may nag-post na ano yan eh, play-by-play eh. Na ano eh, I think, I don't know if he's from Ateneo, pero sabi ko doon sa nag-comment nung video na yun, si Boy TikTok ang tawag ko sa kanya eh. Uh-huh. That's good na nag-post siya noon ng play-by-play, but it's still not the play-by-play of the entire game. I know it's a long process na bawat play ng Ateneo at yung iyang i-post mo. But still, ano, props to your effort para magkaroon ng strong argument towards the other side na walang irregularity na ganap. Yeah, kasi pinost niya doon, ano, isa lang daw irregular na tawag sa Ateneo, tapos isa pa sa UE. So, walang irregularity based sa pagkakapanood niya, sa nakita niya sa replay. Diba? Okay. Ang counter-argument ko naman doon, Boss Bri, kung mali ang majority ng fans sa nakita nilang irregularity at lutuan during the games or na-brainwash lang tayo ng mga memes, bakit kinabukasan na-suspend yung tatlong itlog? True. Yeah. Yun na yun eh. Diba? Ano tingin mo doon? Ano tingin mo doon, Boss Bri? Guilty. Yun na yun. May mga may nagsasabi pa nga nung ano nung ng after the game, 'di ba? We were posting this yung ikaw, may madami kang pinost about the fouls and everything na parang bias. Parang may nabasa ako noon na parang okay yung page natin na parang ginugulo daw natin yung ano, yung laro. Yung liga. Oo, parang ganoon. Tama naman, which is nangyari kay nabukasan, biglang suspended yung ano, yung mga involved na referees dun sa game na yun. So, yeah. So. Yeah, I mean, that's the, ano eh, tawag dito, yun na yung final blow nung argument natin na nagkaroon ng lutuan eh. Kasi UAAP officials won't suspend those three referees for 3 weeks. 3 weeks ba or 3 months? Diba? Three weeks, if there's no irregularity and my problem with it, hindi lang yung larong yun yung reason ba't sila nag-suspend. Diba? They added those other games like the FEU, ano nga yun? FEU-UP. Diba? And Lasal Adamson ba yun? Yeah. Lasal Adamson ba yun? Yeah. Yeah. So, medyo ano rin doon, fishy rin yun kasi so sasabihin nung kung ako atinista, argument ko doon, eh yung iba kayo ibang games yung mas malala nilang na-officiate. Yung iniiyak yung UE Ateneo, hindi naman ganun kalala. Tatlong games yung involved sila eh. Diba? So meron na namang counter-argument ang kabila. You know? And Boss Brian, i-address ko lang yung mga nakakabobong mga response sa comment section. Aha, go ahead. Yeah. Meron kasing babanat eh. Iyak na lang. Ganyan naman ang mga talunan eh. Diba? Hindi matanggap ang pagkatalo. Diba? Eh, sa akin doon, nadidinig ko doon yung nangyaring response ng mga pulawan ng eleksyon. Diba? Like, diba? I mean, Brad, we're not contesting just the result.
of what happened. It's the process we're in. We're not satisfied of the, you know, equality or the fairness of the process. Diba? Kasi, pagka-normalize lang sa'yo yung process na mali or irregular, ang gusto mo lang is yung result. At dahil nag-benefit ka sa result, ginadya ka, eh, I don't know if you're an ethical or a fair person in the first place. At dapat ka mag-exist dito sa mundo. Yeah, Boss Brian, kahit sino naman, kahit noong bata tayo, pag nagkaroon ng dayaan, kahit ikaw panalo, hindi kompleto yung feelings, di ba, Boss Brian? Sayang nga, sana nga, last week natin to ginawa, eh, parang kontrolado mo na yung anger mo ngayon, eh. Ay, grabe. Iinit ng ulo ko doon, sabi ko, ay na neto, forget panalo siya. Okay lang sa kanila, okay lang sa kanyang mayroong ano, mayroong cooking. Cooking ng ina niya na. Ano kung nagawa natin yun, tayo sana yung nakapag-address agad na ito. Ano? Kasi yung ibang mga, ano eh, ibang mga nagpo-pod eh, ano sila eh, ano lang sila eh, play safe, parang ganun. Yeah. Ano naman tayo eh, okay. Kaya nga dog show. May nag-ad hominem pa sa akin, ganyan. Kaya ka lang naman nagsasalita ako ng ganyan kasi nakamask eh. Okay, ano ngayon? Kumbaga, kontrahin mo yung argument ko at lumalabas sa bibig ko. Kasi me, as a person, as chef, you know, yung pagkatao ko, it's highly flawed. Hindi yun yung ina-argue ko. Hindi yun yung pinafront ko sa mga memes at mga opinion ko. Diba? Lahat tayo flood, lahat tayo tumatay, lahat tayo kumakain ng chowking, lahat tayo nagkakaroon ng tinga, yung ina nyo. So, you know, what I want to, ano, to establish is, chef, it's just an ideal, it's just an, a guy with an opinion. It's not a guy fronting his personality. You know, I'm not here, hindi ako nakikisaw-saw sa UAAP at sports para sumikat personally. Kundi para, you know, ibato ko yung mga opinion ko na tingin ko eh, it makes sense sa larangan ng sports. Yun lang, Boss Bray. Huwag kang mag-aad po, man. Kung bobo ka, saka pag pinost mo ang kabubuang comment mo, defending Ateneo, ayun lang, matatali natin ni Stan, nakakahiya ka kung bobo ka. Eh, Boss Bray? Oh yeah, relax na, relax. Ang bobo eh. Bobo ka. Sabi ko nga sa isang meme eh. Okay, at ang kita, gusto mong isummarize kita sa isang word. Eh, ano yung word na yun? Bobo. Ayun, Boss Bray. Pero ano, may mga chika akong nadidinig, Boss Bray. May mga balita akong naririnig. So, malaman. Ano yun? Anong balita yan? Tungkol saan? Pinag-uusapan na daw kung kailan at saan gaganapin ang rematch. Oh. So sana lang medyo credible lang aking source. Hindi ako katulad nung taga spin.ph na isa na kahit hindi sure, parang sure siya. Teka lang. Kung totoo itong source na sa pinagkukuhanan mo yung kinapagkukuhanan mo ko source, sorry nabubulol pa tuloy ako. So hindi lang dapat itong game na to na pinag-uusapan. Sa nadinig ko itong game lang na to ang i-rematch. Okay. So hindi pa sure to, at hindi galing sa UAAP board itong balitang to. Kumbaga, ano to? Kumbaga, sinabi, ay di, nalaman ng source ko doon sa isang Marites na inside the UAAP circle. So, you know, hindi siya first-hand information. That's what I'm saying. Hindi rin siya second-hand information. So, third-hand information siya. So, let's just hope that it's true. Pero that would be unfair for the other teams kung itong ikotong game lang na to ang ano, ang magre-rematch. So ibig sabihin ba noon ano? Parang
ang totoong nangyaring dayan lang is the Ateneo UA game and sinama lang yung Lasal and other games para masabi lang na may dayaan doon. Ganun ba yun? Okay. Pero ano, boss na eh. Ang rematch kasi matrabaho yan eh. Schedule mo yan. Another scheduling for the venue and whatnot. So, tingin ko, nakadepende yun kung sino magre-reklamo. At sino hihingi ng rematch. Kung hindi naman humingi yung iba na involved dun sa araw na yon at humingi lang eh UA, then it makes sense na yun lang yung rematch nila. So isang team lang ang hindi makakahingi ng rematch dyan. USA. Ewan ko pa kung anong rematch kaya gawin. Kahit ano eh, kahit i-replay mo yung game eh, walang mangyayari doon. Ulitin na lang yung season 80, ano, 86. That's the only way. Yeah. Pero, Boss Brian, do you agree na magkaroon ng rematch or sapat na yung nangyaring suspension ng tatlo para bigyan justice yung nangyari? No, in short, I agree with the rematch. Yun yung magpapatunay doon na ano, na tama talaga yung decision. Na may nangyari talaga. Kasi hindi... yun lang yun eh, kung isususpend mo lang yung tatlo eh, ano nangyari na dun sa ano dun sa game, di ba? Yung mga natalo, ano nang nangyari dun? Kailangan talaga ng rematch. Same. Ang akin dun, Boss Bright, dun sa rematch na yun, napakahalagang nangyari yun or mangyayari yun close to the incident. Hindi mangyayari dapat yun sa second round ng Elims. Talungin mo ako bakit. Oh, bakit? The damage was done eh. I mean, it's done already. Ang nangyayari ngayon sa UE? Ano nangyayari ngayon sa UE? Losing streak sila since that day. Yeah. Diba? Talo sila kahapon. Or nung dire-record natin to ng Monday, talo sila ng Sunday. Sa beatable na Adamson Falcons. Yes. Di ba? Yeah. Kumbaga, may momentum sana sila eh. Nakikita sana nila yung sarili nila na ano pa sila nun? 3-1? Kung hindi nangyari yun? Ano ba nga sila ngayon? 2-3 na sila ngayon eh. 3-1 na sila sana. Ngayon. Tapos kung natalo sila sa Adamson talaga kahapon, 3-2. Pero kung nanalo sila, 4-1. Yun. Yeah. Mm. Di ba? So that's far from being 4-1 or 3-2. 2-3 sila ngayon, di ba? Yeah, 2-3. And that's under Ateneo pa kasi sila Ateneo is 2-3 eh. So sila nakatalo sa UE. So mas mataas Ateneo. Yeah. So grabing epekto ng cooking show na yun sa moral at laruan ng UE. Kumbaga, and also sa itsura ng Ateneo, sa reputation nila. Sinasabi ko nga doon sa nag-comment na, oh, i-suspend ang Ateneo. It's not their fault na nagkaroon ng cooking show because we don't have the proof na from Ateneo ang nag-influence or nagbayad or nanakot sa mga officiating official. Diba, Boss Bright? Sure. Tapos nga pala, ito, tinitignan ko lang yung schedule. Ang kalaban ng NU next ng UE is NU. That's their next. Tapos Lasal. Tapos Lasal. So, alam mo na, dire-diretso to. Kaya nga. Imagine, yung game na yun, dapat you're close to the top, you're second to UP. Diba? After that anomalous game, tapos ang nangyayari sa inyo ngayon, baka by end of first round, baka nasa basement kayo kasama ng UST. You mean UE? Sabi mo kasi NU eh. Ay, UE. Diba? Ha? Tama yun. Anlala. Yeah. So, kaya sana lang, para sa atin kami, wala kaming bias with regards to memes. Ang pamantayan ko lang sa paggawa ng memes, dapat nakakatawa or nakakainis. And gano'n, kumbaga, I can go being on the side of
UST, US side of UE, Ateneo, kahit sa ang side, gagawa ko ng meme. Wala ako na tag-tag dito, dapat narrative, ganito. Kung meron man akong narrative, yung mga nakikita kong narrative na katulad yan, injustice sa officiating, o kaya may nanakit, may mga ganon, o kaya may mga bobo, diba? Pero walang narrative na walang substance tayong ipupush para lang maging bias, lalo negatively. Diba? Magpupush ako ng narrative na bias negatively kung bobo talaga. Ano? Alam niyo yun. Yeah. Right. Nung nakapalo kayo sa page. Final thought, Boss Fry, sa ano? Sa cooking show incident ng Ateneo UE. Final thought. Sana totoo yung... Oh, wala akong thoughts actually. Sana lang totoo yung sinasabi mo sa inside scoop mo na magkaroon ng rematch. I'm looking forward to that game. Sigurado ako, takay na, punong-puno yung ano, arena niyan. For sure. Yeah. At saka exciting game yan for sure. Lahat yan manonood kasi controversial game eh. Mm-hmm. Ba kahit sa Cebu gawin ano sa Davao, lilipat ako. Yeah, do you have any final thoughts before we move to the games on weekend, the weekend games? Yeah, sa akin lang, Boss Bry, para sa UE na nakaramdam ng lutoan or nakaranas niyan. Problema ko lang dyan, dapat umiyak kayo ng rematch ng mas maaga. Siguro kaya hindi kayo umiyak ng rematch kasi in the first place nakakahiya na niluto kayo sa sarili niyong season na hino-host niyo. Kumbaga, ayaw niyo siguro mabaga yung controversy. Gusto niyo lang na magkaroon ng justice na tahimik. Pero naiintindihan ko yan, pero dapat sinasaalang-alang nyo rin or kino-consider yung sentiments ng majority ng mga students and alumni nyo with regards dun sa situation. So, I think pa rin na malakas ang team nyo this season despite the fact that you're close to the end of the standing kasama nung magagaling at swerte yung USD. And dun sa Ateneo, I'm proud sa mga most Ateneans or sa karamihan sa inyo dahil hindi kayo na mag-ask sa comment section namin na pinagtatanggol ang mali. Meron lang mga dummy accounts na gumagawa ng mga katangahan at kabubuhang comments na nagde-defend sa lutuan. And I don't think Boss Fry legit Ateneista yung mga yon or some of them probably Ateneista. Yeah. Yung baga, pwede naman sa 100 matatalino, may isang tanga eh. Diba? Pwede. You know? Yeah, so I still respect Ateneo as a fair and square basketball institution sa UAAP. Hindi nyo kasalanan na nagkaroon ng lutuan unless siguro may malaman kami na, you know, kayo-kayo yung nag-impluensya at nagbayad dyan, diba? At sa mga nagsasabing bayad kami ng UE or bias kami towards UE. UE, baka naman, bayaran niyo ako. may pakinabang naman ako sa inyo. Pero hindi kami bayad. Kaya nga, pinagtatanggol kayo ni Chef eh, oh. Imagine, Boss Bry, ako na nagtatanggol sa bomba. Kaya, diba? Iba na ang panahon ngayon. Mga nakaraang season. Oo, tinitira mo sila. Eh, sabi nga, no? Hindi, Boss Bry, bagong Pilipinas nga, bagong mukha, di ba? Hindi, tag dito, gusto ko lang talagang magkaroon ng redeem team season ng UE. Kumbaga, ang tagal din nilang basura eh. Pero kita nyo naman yung lineup nila ngayon. Kumbaga, pag titignan mo yung lineup nila, they're a good team. They're a contending team. Especially if Momo Way become at least a top 2 best FSA of the league. Like, dapat no arguments, top 2 siya or top 3. As for now, nadyan pa rin yung ano eh, yung sila John, sila Obasa and whatnot na stable din naman ng laro. Pero yun, like, to end this UE Ateneo argument, UE ako dyan. O magka-rematch, UE ako. Bias na kong bias.
Alam ko. So, Boss Bray, ano na ha? Ano? I think napahaba tayo dito sa ano ha, sa UE Ateneo commentary cooking show. Ha? So, yeah. On our next part, pag-uusapan natin yung mga games this weekend na. Yeah, this weekend games natin. 4 games yeah. Yan. Weekend. 2 games Saturday and 2 games Sunday. Yeah, tapos ano, may bonus round tayo. Pag-uusapan natin magkaka-ililista natin so far ang best point guards ng UAAP season 86. Wow. 'Di ba? Ang baka niyo. Hindi ako na-inform taga niyan. Na. Taga-USD. May taga-USD dyan. Yeah. Alam niyo na kung sino yun. Sige. Ano height ba ni Caballero? Siya ba nagdadala ngayon? Hindi, joke lang. Malay mo, sinig pala. Mister, ano ba? Sige. See you in the next one. Peace. Next part, punta. Subscribe. Subscribe. Yeah.